sinalaysay sa Genesis ang tungkol kina Adan at Eva na ating mga ninuno. Sila inanirahan sa paraiso ng Eden na ganap na walang kasalanan. Sila inabuhay sa isang perpektong mundo at hindi lamang perpekto ang mundo, ngunit perpekto din ang kanilang relasyon sa Diyos. Hanggang sa akitin sila ni Satanas na kainin ang ipinagbabawal na bunga mula sa puno ng kaalaman. Bilang resulta, ang kasalanan at kamatayan ay pumasok sa mundo at ganap na nasira ang tunay na plano ng Diyos sa mga tao. Ano kaya ang magiging kalagayan ng mundo kung hindi kinain ni Eva at Adan ang ipinagbabawal na bunga ng punong kahoy? Ang sinasabing ipinagbabawal na bunga ay tumutukoy sa kwento ni Adan at Eva sa Hardin ng Eden. Pinagbawalan sila ng Diyos na kumain ng bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ngunit walang sinasabi ang Biblia na mansanas ang prutas na kinain ni Eva at Adan. Hindi rin dito tinukoy kung ano ang eksaktong pangalan ng punong iyon. Sinasabi lamang sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alimang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Tunay na binalaan sila ng Diyos na huwag kumain ng bunga ng isang puno, dahil kung gagawin nila, ang kamatayan ay darating sa sangkatauhan. Sa madaling salita, binigyan sila ng Diyos ng pagpipilian kung susunod ang mga ito o hindi. Kung wala ang pagpipilian iyon, para lamang silang magiging tulad ng mga robot, kaya't binigyan sila ng Diyos ng malayang pagpapasya. At isang araw ay sumuko sila sa mga kasinungalingan ni Satanas at piniling maghimagsik laban sa kanilang lumika. Bilang resulta, sinasabi ng Biblia sa mga taga-Roma chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Ngunit paano ang mundo kung hindi sila nagkasala? Kung sinunod lang sana ni Eva at Adan ang Diyos, hindi sana nagkaroon ng kamatayan sa mundo at wala sanang ikalawang kamatayan, ang impyerno. Wala sanang tumatanda at hanggang ngayon ay magkakasama pa rin sana tayo ng mga mahal natin sa buhay. Ibig sabihin, kung hindi dahil sa pagkakamaling iyon, nabubuhay sana tayo magpakailanman. Kung hindi kinain ni Eva at Adan ang frutas, ang mga kababaihan sana ay walang paghihirap sa panganganak. Nang ihayag ng Diyos ang kaparusahan dahil sa pagsaway sa kanya ng mga unang tao, sinabi niya sa babae sa Genesis chapter 3 verse 16, sa babae na may ito ang sinasabi, sa pagbubuntis mo ay hirap ang daranasin, at sa panganganak sakit ay titiisin, ang asawang lalaki iyong nanasain, pasasakop ka sa kanya at siya mong susundin. Ang sakit sa panganganak ay naranasan ni Eva at lahat ng mga babae. Tunay ngang mula sa paglilihi hanggang sa panganganak ay magdadanas ng maraming paghihirap at sakit. Bukod dito, kung hindi kinain ni Eva at Adan ang pinagbabawal na bunga, wala sanang mga taong nagpapakahirap sa pagtatrabaho bago makakain. Sa Genesis chapter 3 verse 17, sinabi rin niya sa lalaki, dahil naniwala ka sa asawa mo at kumain ng bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal ko sa inyo, susumpain ko ang lupa, kaya't sa buong buhay mo'y magpapakahirap ka ng husto para makakain. Lahat sana ng pangangailangan ng tao tulad ng pagkain ay hindi na paghihirapan pa. Lahat ng ito ay sagana, libre at sapat. Kung hindi nagkasala ang unang mga tao, siguradong napaka-perpekto at napakaayos ng ating mundo. Wala sanang kasalanan, walang takot, walang pag-aalala at walang masasamang mga bagay. Tunay na walang kalungkutan at lahat ay kasiyahan lamang. Wala na sanang tao na nagdurusa at naghihirap sa mga karamdaman. Napakapayapa sana ng buhay natin sa mundo na tulad ng isang paraiso. Nagbago lamang ito at nagkaroon ng paghihirap sa mundo na isang direktang resulta ng orihinal na kasalanan. Higit sa lahat, kung hindi dahil sa pagkakamaling ito ni Adan at Eva, siguradong kasama pa rin natin ang Diyos magpahanggang ngayon. Nakakausap at naririnig pa sana natin ang Diyos. Wala sanang mga taong nag-aalinlangan kung tunay na merong Diyos, sapagkat ito'y literal nating nakakasama at nakikita. Para naman sa praktikal na kasagutan, kung hindi kinain ni Eva at Adan ang prutas na iyon, ang Diablo naman ay patuloy na manlilinlang. Patuloy siyang gagawa ng paraan para tuksohin ang tao. Kung hindi man ito kinain ni Eva at Adan, maaaring kainin ito ng alinman sa kanyang mga anak, at kung hindi man sa kanyang mga anak, ay sa mga susunod pang mga henerasyon. Tunay na hindi titigil si Satanas hanggat hindi nagtatagumpay sa paglaban sa Diyos. Walang pag-aalinlangan, nasisikapin pa rin ni Satanas na paniwalaan tayo sa kanyang mga kasinungalingan at talikuran ng Diyos. Gayunpaman mga kapatid, kung iisipin natin,
Tunay na napakaganda ng plano ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Kaya lamang nasira ito dahil sa hindi pagsunod ng tao sa Diyos. Mga kapatid, bagamat nagkasala ang unang tao, buti na lamang dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Bagamat natukso at hindi sumunod si Adan sa pinag-uutos ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo na may nagkatawang tao mula sa langit at nagawa niya ang kalooban ng Diyos. Gayunpaman, kahit ang tao ay sumuway at nagkasala sa Diyos, patuloy niya pa rin tayong minamahal. Ipinadala niya ang kanyang anak upang magbayad sa ating pagkakasala sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Siya ang naging daan para mapalapit tayong muli sa Diyos at makasama sa kanyang kaharian. Mga kapatid, kung nakaranas man tayo ng mga problema at mga pagdurusa sa mundong ito, kung nakaranas man tayo ng kahirapan at higit sa lahat ay kamatayan, ito ay matatapos din dahil hindi ito ang orihinal na plano ng Diyos sa mga tao. Balang araw, mabubuhay tayo sa isang perpektong mundo, muling ibabalik ang Eden at magiging maayos na ang lahat pagdating ng panahon. Isa lamang ang paraan, kung nakikilala natin si Kristo. Balang araw, ang lahat ng kasalanan ay mawawasak at si Satanas ay itatapon sa impyerno magpakailanman. Ang kasalukuyang mundong ito ay hindi kailanman magiging perpekto, ngunit ang langit ang isang perpektong lugar para sa iyo. Ito ay posible dahil sa iyong pananampalataya at pag-asa kay Kristo. Mga kapatid, may aral para sa atin ang pangyayaring ito. Ang pagsuway sa Kanya at paggawa ng mga bagay ayon sa ating sariling kalooban ay laging nagre-resulta sa isang kapahamakan. Alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin at kung meron siyang ipagbabawal sa atin, dapat tayong makinig at sumunod sa Kanya. Kung pipiliin nating sundin ang ating sariling kalooban, hindi magiging maayos ang lahat sa ating buhay. Natuklasan ito ni Adan at Eva pagkatapos nilang kumain ng bunga ng ipinagbabawal na puno at buhat noon. Pinagdusahan na ng buong sangkatauhan ang resulta ng kanilang pagsuway. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless!